Good morning sa inyong lahat. So, meron po tayong gagawin ngayong makina, City 100, kapatid. So, ang issue po nito ay nagpatok, no? Umingay yung kanyang makina. But so far, kapatid, habang kinikreate ko ang portion ng video na ito, ay hindi ko man lang narinig ito dahil itong customer natin, kapatid, ay medyo napaaga yung dating at pagdating natin, binabaklas na nila yung makina. Okay? So, kapatid, medyo bibilisan natin yung ibang part at kunting paliwanagan lang, no? Kunting paliwanagan lang. So, pakiintindi na lang po yung ibang mga bagay. Kapatid, kapag magbabaklas ka po ng makina natin, ang unahin nyo po ay yung mga madadali lang baklasin. Yan. So, ito yung magneto lang muna. Ngayon, kapatid, dahil medyo wala tayong puller, nahiram ng isang kapatid natin, back to old school muna yung baklas natin. Dalawang panikwat, isang martilyo at isang axle. Pak! Tanggal na. So, kapatid, ginagawa lang yan kapag wala kang magneto puller, which is talagang mas the best kapag mayroon kang magneto puller. Kaya kung nanonood ka man, kapatid, na nanghiram ng puller ko, baka pwedeng pakibalik mo na dahil kailangan talaga yan dito sa shop ni Kuya. But anyway, kapatid, tatanggalin natin yung stator. May tatlong bolt lang yan ng Allen wrench. So, kapatid, yung konya, yung keyword wrap o yung bumabara sa magneto, dapat tanggalin nyo na rin at idikit na kaagad sa magneto dahil kapag hindi nyo yan dilikit sa magneto, kapatid, baka ma-misplace nyo yan dahil maliit lang po yan na klase ng pyesa. And then, kapatid, pag natanggal na natin yung ating panggilid sa magneto side, pwede na po tayo magbaklas ng pangulo. So ito po ay hindi ko na masyadong i-discuss dahil makikita nyo naman sa video kung ano yung mga sunod-sunod na tinatanggal natin. But anyway, kapatid, yung mga tornilyo na yan ay hindi naman alphabetically dapat mong baklasin kung paano ko binaklas. So at least, kapatid, mabaklas mo lang lahat kahit hindi will arrange yung pagkakabaklas mo kagaya ng nakikita mo sa video. Okay, pero kapatid, habang binabaklas mo yung mga tornilyo na yan, dapat sinicheck mo na kung okay ba yung tension ng cam chain dahil nga hindi natin ito narinig. So, chinek natin kaagad yung cam chain niya kung maganda pa ba yung clearance o hindi na. Anyway, nakita ko naman na maganda pa yung clearance kaya halas, sige, baklas lang ng baklas. Okay. So, yung mga timing nito, kapatid, dapat medyo makabisado nyo rin, ano? At ito mga pala may bibigay ko sa inyong tip, kapatid, kapag magbabaklas kayo, huwag nyo po kaagad baklasin lang ng baklasin. So kapag nagtanggal kayo, kapatid, ng isang parte, i-check nyo kaagad kung may damage at ihiwalay nyo kaagad para at least alam ninyo kung ano yung may damage. Hindi yung magbabaklas kayo at isasama-sama nyo siya, saka nyo siya hahanapin isa-isa. So kapatid, minsan kasi may nakakaligtaan tayo sa mga part na ganun. Okay, sa pagtatanggal ng cylinder block, kapatid, pwede mong baklasin yan ng diretso lang, no? Na kahit hindi mo natanggalin muna yung roller bar. So ito, tinanggal ko yung roller bar dahil medyo maluwag na rin naman eh, at saka nakikita ko na rin naman na ang tornilyuhan niya ay nakalabas na. Kaya binaklas na kaagad natin, kapatid, yung roller bar para hindi na makaabala pa. Okay, so pag natanggal na ang roller bar, pwede na natin tanggalin yung ating timing chain o yung ating cam chain. Yan. So yung roller bar, kapatid, mayroon niyang parang collar, ha? Parang mayroon siyang dowel na pinagtutornilyohan, yung pinapasukan ng tornilyo. So kailangan, kapatid, na may safety niyo yun dahil minsan nakakaligtaan po natin yun at baka hindi natin may kabit. So mababasag po yung ating roller bar. Okay. Sa ilalim po ng ating cam chain ay may guide po yan na stopper para hindi ho matanggalan ng cam chain. Ever man na maluwag na, hindi basta-basta tatalon. Okay. Okay, kapatid, so tinatanggal natin itong circlip ng piston pero hindi ko matanggal sa side na ito, no? Kaya nilipat ko siya doon sa kabila dahil doon medyo may giwang ng konti at doon natin siya nasungkit. So bihira po nangyayari, pero nangyayari, kapatid, yung mga part na ganito dahil karamihan naman talaga sa kaliwa ka dapat nagtatanggal ng circlip. So kung mekaniko ka, maiintindihan mo kung ano yung sinasabi ko. But anyway, kapatid, sana maintindihan nyo lang, ano. Okay, tapos na tayo sa panggilid sa magneto, tapos na tayo sa ulo. Dito na naman tayo sa clutch housing. Ayan. So itong clutch housing, kapatid, sa part na ito ay may dalawang konya, dalawang nut, at saka napakasimple lang, kapatid, ng gilid nito. Hindi ito kagaya ng ibang motor
na marami pang masasalimuot at na ibang bajaj na baligtad yung trade. So ito ay tama lahat ng trade nito, nakaayon sa standard. Okay. So tinanggalin natin yung ating Kickstarter shopping. So kapatid, may special pa itong Kickstarter shopping natin, kaya lang nahulog doon sa loob. So mamaya papakita ko sa inyo, ikakabit natin yon. Yung washer, ikakabit natin sa shopping. So ang video na ito kapatid ay pabaklas lang, no? So mamaya naman yung pabuo or bukas, no? So ito pong tatlong tornilyo na ito ay flathead screwdriver, no? Flathead screw, hindi flathead screwdriver, flathead screw, flathead bolt, yan. Okay. So halos kung makapansin nyo kapatid ay similar lang yung itsura nito sa TMX-155, no? So yung mga gamit niya ay lumaki lang, medyo lumiit lang yung sa TMX, glass housing ng TMX malaki, ito naman ay maliit. Pero kapatid, yung kanilang mga function ay pare-parehas lang kung saan nakalagay yung kanyang glass housing, yung gear ng oil pump. So pare-parehas lang kapatid, no? Halos hindi talaga sila nag-iiba-iba. Kaya dapat kapatid, kapag nagbaklas ka ng CT100, eh huwag kang matakot magbaklas ng TMX-155 dahil ang tatandaan mo lang po dyan ay yung mga location, yung mga position, at saka yung mga spacers. Yan. Okay, clutch housing. Okay pa naman yung clutch spring niya. So, tanggalin natin yung spacer at saka collar. Ayan. So, ito nga pa din, isa pang tips, ano. Kapag ka po yung CT100 ninyo ay kumakajut-kajut niya o nagre-release na yung segunda, tercera. So kapatid, ang problema po niyan ay yung selector, no? Minsan naman bungi yung gear. So mamaya papakita ko sa inyo yung ibang problema kung bakit nagre-release yung cambio ninyo. Okay. So yung mga maliliit na konya kapatid, so pakilagay na lang kaagad sa magneto natin. Ayan yung tinuturo ko na yan kapatid. Yan po yung sinasabi ko na problema kapag nagre-release na yung inyong segunda. Yan, yung ginalaw ko na yon. So mamaya bandang dulo kapatid, ipapakita ko rin yan sa inyo. Okay, tapos na tayo sa magneto side, tapos na tayo sa ulo, tapos na rin tayo sa clutch side. So sa sentro na tayo kapatid, sa transmission. Okay, so medyo fast forward natin. Shoutout nga pala sa mga YouTube channel na ito kapatid, baka pwede nyo pa-subscribe yung mga channel nila. Dahil ito mga kapatid natin na ito ay talagang nakasupport sa kapwa nila content creator, Filipino content creator. Okay, so hahanap lang tayo kapatid ng pwede natin pagpukpukan. So kung meron po kayong rubber mallet, eh rubber mallet po ang gamitin niyo. But sometimes kapatid, hindi umuubra ang rubber mallet, umuuntol lang. Kaya minsan kailangan natin gamitan ng ball hammer. Pero kung gagamit kapatid ng ball hammer, eh dahan-dahanan niyo lang po yung pagpalo. Ha? Iwasan niyo pong makabasag, iwasan niyo pong maapagpakrak, dahil kayo rin po ang magkakaproblema niyan someday. Okay, yung pong tinanggal ko na yon ay collar po yon ng engine sprocket. So mayroon po yung o-ring, yun, yung o-ring na yun. Okay, kagaya na sinabi ko kanina kapatid, kapag binaklas po ninyo, eh dapat tinatandaan nyo kaagad at saka chinecheck nyo kaagad kung ano yung mga naging problema. Huwag na po natin ipagsama-sama bago natin chichecken. I-check na po natin kaagad. So ito kapatid, yung spacer ng Kickstarter shafting. Okay, in actual, pakinggan natin yung tunog ng connecting rod. Okay kapatid, so narinig nyo naman yung ingay at kalantog ng connecting rod. So tunog pera, tunog libo. So kaya ingatan natin kapatid ang ating mga makina, lagyan ng langis, i-check ang langis, at huwag po natin gayahin yung mga nakatanggap ng trophy. Okay kapatid, this is Kuya Lan Moto TV at shout out po sa inyong lahat. So hanggang dito na lang ang ating video. Maraming salamat po. God bless sa lahat mga kapatid. Ingat po kayo.